Si Genesis ay masayang. Nakikipag-inuman kasama ang kanyang mga barkada isang gabi. Habang nagtatawanan sila, biglang dumating ang anak niyang si Raul na 6 na taong gulang. May katanungan sa mata ng bata, tila nagtataka kung anong meron sa paligid. "Tatay, sino po ang mga kasama mo?" tanong ni Raul habang nakatitig sa mga inuman sa lamesa. "Mga barkada ko, anak. Sila ang lagi kong kasama kapag gusto kong mag-relax," sagot ni Genesis, tila walang pakialam. "Dad, ano pong ginagawa niyo?" "Wala lang to, anak. Umiinom lang kami ng alak para sumaya at maglibang. Ganito ang ginagawa ng mga matatanda. Saka paminsan-minsan lang ito. Dapat umiinom ng alak, occasionally. Hindi naman yan masama." Napakunot ang noo ni Raul at nagtanong ulit, "Pwede po bang sumali? Gusto ko rin pong sumaya katulad niyo, Daddy." Napatigil si Genesis. "Naku, anak, hindi pwede. Bata ka pa. Masama ang alak sa bata. Doon ka muna sa yaya mo," sagot ni Genesis, hindi man lang tiningnan ang anak. Lumayo si Raul na may malalim na katanungan sa kanyang murang isipan. Kung masama, bakit ginagawa ni Daddy? At mga ilang oras nalasing si Genesis at nagwawala nagmaahoy na sa sarili. Bigla siyang naging marahas, sinusuntok na ang mga kaibigan at sinisipa ang mga kainuman. Mabuti na lang, may nagrorondang ang mga barangay official at agad siyang inawat, tapos ang gulo bago lumala. Makalipas ang ilang araw, nakitash ni Raul ang kanyang daddy na naninigarilyo sa gilid ng bahay. May usok na lumalabas mula sa bibig ni Genesis at tila naaliw si Raul sa tanawin. Tumakbo siya palapit at walang mali siya na nagtanong, "Daddy, ano po yan? Ang saya naman! Pwede po bang subukan ko rin yan?" Napatawa si Genesis pero mabilis ang sagot, "Hindi pwede, Raul. Bata ka pa, masama ang sigarilyo para sa iyo." Napatango si Raul, tila nabuhusan ng malamig na tubig. "Ah, ganun po ba? Sige po, paglaki ko na lang ako magyoyosi para hindi masama," sagot niya, sabay takbo papunta kay mommy. Nang gabing iyon, habang nagbibihis si Genesis, nakita ni Raul ang malaking tattoo ng dragon sa braso ng kanyang tatay. Tumatakbo siya palapit na may kiss slap sa mga mata. "Daddy, ang ganda po ng drawing sa braso niyo. Gusto ko rin pong magkaroon ng ganyan." Ngunit tulad ng dati, mabilis ang sagot ni Genesis. "Bawal yan sa bata, Raul. Paglaki mo na lang, saka ka magpatato kung gusto mo." "Bakit kaya masama sa bata ang lahat ng ginagawa ni Daddy?" naitanong ni Raul sa kanyang sarili. "Kung masama, bakit siya mismo ang gumagawa?" Sumunod na araw, nakita ni Raul ang kanyang mommy, si Manny Len, na nakahiga at may sakit. Nilapitan niya ito, puno ng pag-aalala. "Mommy, bakit po lagi kang may sakit?" Sumagot si Manny Len ng mahina. "Kasi anak, sobrang pagod na si mommy. 2 trabaho ang pinapasukan ko araw-araw para matustusan ang mga pangangailangan natin. Halos wala na akong pahinga." "Eh, bakit po si daddy wala siyang trabaho?" Huminga ng malalim si Manny Len at kahit hirap, sinubukang ngumiti. "Dahil mahal ko kayo anak, kailangan kong kumayod para sa inyo." Habang lumalaki si Raul, araw-araw niyang nakikita ang kanyang tatay, palaging nasa barkada, naninigarilyo, umiinom at puno ng tattoo. Unti-unti niyang iniisip, kung si daddy ginagawa ito, hindi kaya ito talaga masama. Kaya sa kanyang paglaki, sinunod niya ang yapak ng kanyang ama. Naging mas malala pa, gumamit siya ng droga, nalulong sa sugal, at hindi na natapos ang kanyang pag-aaral. Wala na rin siyang trabaho tulad ng kanyang tatay. Isang gabi, nag-iisa si Raul sa madilim na kanto, humitit ng sigarilyo at umiinom ng alak. Bumalik sa kanyang isipan ang mga tanong niya nung bata pa siya. "Bakit ganito ang buhay ko? Saan ako nagkamali?" Napatitig siya sa malayong liwanag ng buwan, umaasa na may makakasagot sa mga tanong na noon pa niya gustong malaman. Ngunit sa loob ng kanyang puso, alam niya, huli na ang lahat para magbago. Ngunit para sa iba, hindi pa huli ang lahat. Ang puno ng mangga ay mangga rin ang bunga. Kung ano ang ginagawa ng matatanda, iyon ang nagiging tama sa mata ng bata. Piliin mong maging mabuting halimbawa. Ngayon ang panahon para baguhin ang kwento ng mga susunod na henerasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang video na ito para makatulong sa iba.